nagpatuloy ang imbestigasyon ng mga pulis sa karumal-dumal na pagpatay kay Marjorie, ang chop-chop lady na natagpuan sa Antipolo City. May 5 anak mula sa mga dating kinasama si Marjorie. Nang mamatay ang kanyang live-in partner noong taong 2018, nakilala ni Marjorie si Vince Eric Ramos, isang tattoo artist. Kapatatawa? Ito, mga anak mo? Yellow color pala? Yellow ka. Alam ba ito na asawa mo? Single na ako. Parehas tayo. Unang tattoo kasi niya is yung sa likod po. Yung picture po ng kami magkakapatid. Alam saan pa na ba? Sa likod sana. Masakit pa yun. Dali na. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa, naging magnobyo at nagsama noong 2019. Naisip ko lang ng mga time na yun, siguro nalulungkot lang siya. Naghanap siya ng panibagong boyfriend, mga kasama. Baka takot siya mag-isa ho talaga. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang supling. Sa umpisa, naging maayos ang pag-asama ng dalawa hanggang sa unti-unti raw nagbago ang trato ni Vince kay Marjorie. Hindi na kami naging okay sa kanya nung nakikita namin sasaktan na si Mama. Sakal, tapos yung sapak. Yung katalasan niya, tsaka tampal. Kasi alam ko, yung una tinatago lang niya sa amin yun. Tinatanong namin sila ni Tita, ano yung pasamo, Ma? Wala daw. Na ano lang, na sanggi. Ma? Sabi pala ni Lola Salud, idaan mo na lang daw si Junjun dun sa daycare pag alis mo. Dito na pala niya pinayuhan si Marjorie na makipaghiwalay na kay Vince. Tsaka, pwede ba? Ano ba kasi talagang nangyari dyan? Nabangga nga lang paglabas ko ng kwarto. Kailan mo ba kasi hihiwalayan niya ni Vince na yan? Hindi mo naiintindihan. May anak kami. Hindi ko alam kung natatakot ba siyang maiwanan yung bunso na walang tatay ulit. Kasi pangatlong relationship niya na yun. Yun yung naiisip ko na dahilan. Kaya kung bakit ganun na yung threat sa kanya ng lalaki, ayaw niyang iwanan. Sa paggulo ng imbestigasyon ng mga polis, naging person of interest o POI ang kinakasama niyang si Vince Eric Ramos dahil siya ang huling kasama ng biktima bago siya tuluyang nawala. Kailan mo uling nakita ang biktima? Nang isang araw po, bago kami mag-away. Hinatid ko po siya sa gate to eh. Nagatid po siya ng pagkain kay ate. Itinanggi niya nung una na may kinalaman siya sa nangyari kay Marjorie. Pero madaling araw nung 10 ng Hunyo, Sir, pwede po ba magpatawag ng OIC? Para saan? Aamin na po ako eh. Biglang umamin si Vince sa nagawang krimen ayon sa mga pulis. Lahat ng kanyang mga sinabi ay aming binerify, binalidate. And sinasabi rin namin sa kanya na yung mga sinasabi niya ay na wala kaming nakitang any evidence to prove his alibis. Kaya doon na rin siya nag-breakdown. Kasama ng mga pulis, itinuro ni Vince ang lugar kung saan niya itinapon ang huling bahagi ng katawan ni Marjorie na hindi pa natatagpuan. Natinapon yung pangkard. Diyan po, sir. Webas, check mo nga. Check, sir. Sa isang bangin, nakita ang bewang at hita ni Marjorie. Nakabalod pa rin siya sa garbage bag, pero napapalibutan siya ng eco bag.
Doble yung pagkakabalot niya. So nung nabuksan na lang natin, doon na lang natin nakita na leg part pala yung nandito. Maamoy na siya, mabaho na kasi ayon sa SOCO, 3 to 4 days na siyang namamatay. Paano nga ba nangyari ang krimen? Ayon sa anak ni Marjorie na si Elaine, lumalabas na noong 5 ng Hunyo. Nagpaalam si na Marjorie sa kanyang biyahe na mayroon silang pupuntahan ng kanyang kinakasamang si Vince. Kasama nila ang kanilang 2 taong gulang na anak. Ay, Chang, kayo na hong maghugas sa mga pinggan, ha? O, sige, basta yung bilin ko, ha? Sige. Tara, Vince. Meron siyang lagi sinasabi sa akin before. Hindi lang sa akin, sa kapag sumama ako sa bahay ni Vince, ina yung katapusan ko. Mamatay na ako. Hindi ko maintindihan nung time. Not until nangyari ko ito. Tapos nakita yung bahay nga is wala masyado palang kapit-bahay na malapit. Matapos ang 2 araw, umaga noong 7 ng Hunyo. Marjorie! Nagkaroon daw ng mainit na pagtatalo ang dalawa ayon sa mga polis. Bakit manginit ng ulo mo? Kumukuha pa rin ba akong assignment kay Ma'am Pedring? Oy, matagal na akong hindi kumukuha ng basura doon eh. Sinungaling! Ako sinisingil ni Ma'am Pedring sa mga pinagkukuha mo supply last week eh! Ama ba? Oy, ikaw teka lang ah! Sino sa atin na nagsisinungaling dito? Ha? Nung morning ng June 7, 2023, nung Wednesday, doon daw sila nag-aaway. Nag-aaway daw sila sa kadahilan ng ayaw daw tumigil ng kanyang kalibin partner sa pagdodroga. Ayon sa extrajudicial confession ng suspect na si Vince Eric Ramos, sa gitna ng kanilang pag-aaway, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Nag-aaway kami, my partner. Nasampal ko po siya, ma'am. Gustong magtulak, huwag dito sa lugar ko, ha? Hindi mo makapanasak-tanak pa! Then after that, lumabas siya ng bahay. Nag-iskandalo siya. Hinata ko siya papasok. Tapos pagpasok naman, parang nagdilim yung paningin ko na sa loob ng bahay. Nasalak na ako, bitiwan mo ako, naya! Huligya ako talaga! Ilang sandali pa. Iniumpog daw ni Vince ang ulo ni Marjorie sa pader. Dito na raw nawala ng malay ang biktima. Parang nag-stop po yung pagbit ng puso niya kasi nakanganga siya. Then pinakinggan ko po yung heartbeat niya. Hindi na po siya nagre-respond. Sa takot ni Vince, sinubukan pa raw niyang i-revive ang kinakasama. Pero hindi na siya nagkamalay. Marjorie, gising! Nung pagka-pump ko, hindi po kasi ako marunong ma'am talaga ng mga first aid or CPR. Unfortunately, nandun yung kanilang 2-year-old na anak. At ang ginawa niya daw, hinatid niya muna daw itong anak niya dun sa bahay nila sa Padilla. Laking pagkataka noon ng pamilya ni Marjorie nang umuwi si Vince na hindi kasama si Marjorie. Oh, ba't ikaw lang? Nasaan si Mama? Eh, nag-aaway kami. Ayun, umalis ng bahay. Iwan sa akin itong kapatid mo. Malamang, sinaktan mo na naman. Kaya linayasan ka. Iwan ko po muna dito si Junjun. Ito yung gamit niya. Alis po muna ako. Lane, muna ako. Ilang sandali pa,
umalis rin daw kaagad si Vince at binalikan ang katawan ni Marjorie. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, gamit ang itak, dito na raw niya isinagawa ang pag-chop-chop sa katawan ni Marjorie. Niwa ko siya ma'am ng ganyan, pero di po ako nakatulog. Naputol po yung benda, nagkaroon na po ako ng lakas ng loob para i-continue. Ipusan po ulit ako, tapos sorry ulit ako sa pamilya niya, tsaka sa nanay ko, tsaka sa lolo ko. Matapos pira-pirasuhin ang katawan ng biktima, inilagay ni Vince sa mga garbage bag at sako ang mga chinap-chap na parte ng katawan ni Marjorie. Ayon dun sa pagkakagrupo, yung ulo, yung lower leg, yung lower arm, magkasama yung ulo saka yung kamay. And then yung isa naman, yung lower leg saka upper arm, so sa dalawang basket. Yung isang basket ay yung torso, yung buong torso niya. And then yung isang basket naman is yung hip down to knee. So magkasama yung hip saka yung knee. After niya chinap-chop dun sa Sitio Cab-Cab, ay naligo siya, nilisan niya yung katawan niya, nilinisan niya yung crime scene. Ayon kay Vince, dito niya naihampas yung biktima. Kung saan nawalan ito ng malay at humandusay dito sa sahig na ito. Dinala niya yung biktima doon sa loob ng CR po. Kung saan ayon sa kanya, inihiga niya yung biktima dito sa CR. Muling umuwi raw si Vince sa bahay ng mga kaanak ni Marjorie na parang walang nangyari. Dito ko na naman. Nagbabak sa ali lang po, nabakamuhin na po si Ryan. Ba't hindi mo i-text? Huwag sumasagot. Tumawag na kaya tayo ng pulis. Sige po, hanapin ko na lang po muna siya. Bumalik pa ulit sa Padilla, iniwanan niya yung crime scene. Bumalik pa siya sa bahay niya sa Padilla, again 13 kilometers away. And nakipag-usap pa daw siya sa kanyang lola, nakipag-usap pa siya dun sa mga ano, parang he's finding someone to ease his guilt siguro. Matapos ang ilang oras, bumalik si Vince sa bahay kung saan niya iniwan ang katawan ni Marjorie. Pick up ako ng dalawang bag, tapon ako ng dalawang bag, around 12, yun po yung mga bracket ng oras na meron ako. Dito na niya sinakay ang mga sako at garbage bag sa motorsiklo at umalis ng bahay. Sakuha ng closed circuit television o CCTV camera na ito sa Barangay San Jose sa Antipolo City. Makikita ang pagdating ng isang lalaki sakay ng isang motorsiklo. Ang lalaki sa video, walang iba kundi ang suspect na si Vince. Una niyang itinapon ang bahagi ng katawan ni Marjorie sa isang bangin malapit sa isang construction site at hardware store. Ilang sandali pa, umalis din kaagad si Vince. Sunod niyang itinapon ang isang sako na laman ang bewang at hita ni Marjorie. Since hindi niya kayang pagsakay lahat sa motor yung mga hiwa-hiwalay na katawan, ang kaya niya lang una munang dalhin, first batch, ay yung torso and then yung
hips with lower legs. Binalikan niya ang dalawang natitirang mga sako sa bahay at saka itinapon sa Tulay, sa Barangay de la Paz, sa Antipolo City. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, itinapon din ng suspect ang damit ng biktima at itak na ginamit sa pagkatay. Pero hindi na ito na-recover pa. Madaling araw na nung ikawalo ng Hunyo, nang matapos ni Vince ang pagtatapon ng katawan ni Marjorie sa tatlong magkakaibang lugar. Harap sa liwa. Naharap sa kasong pagpatay si Vince at kasulukuyang nakapiit sa Police Community Precinct 2 ng Antipolo. Ang ikinaso namin ay murder gawa dahil sa gravity ng pagkagawa ng krimen. Yung kanilang pagpag-mutilate sa kanyang live-in partner ay yung talagang pinakamataas na uri ng kaso na sa pagpatay, which is the murder. Ayon kay Vince, nagawa niya ang karumal-dumal na krimen matapos nilang magtalo ng kinakasama tungkol sa droga. Small time, gusto niya lang din ma-survive namin yung paggamot ng tatay niya. Siguro po yung sa amin ng bata. Pero nung sinabi ko po sa kanya na, mahal, ito na yun eh, this is it, sabi ko, nakapagtrabaho na ako ng something good. Sabi ko, nakapasok nga po ako ng drone operator, lecturer. Ayun. Pero nakiusap naman po siya, kaso di ko talaga matanggap eh. Ayon naman sa panganay na anak ni Marjorie na si Elaine, hindi ito sapat na dahilan para patayin ang kanyang ina. Kung pipigilan niya si Mama, hindi niya gagawin ho yun eh. Bakit kailangan saktan niya po, patayin niya, tapos ganyanin niya po. Hindi ho yun. Saka kung may papatigilin man, dapat siya. Siya ang patigilin sa pagkagamit po. Kasi hindi naman siguro niya magagawa yung ganyan kung hindi siya gumagamit po. Ayon sa mga polis, may mga report sa barangay tungkol sa pananakit ng suspect sa biktima. Pero base na rin sa mga interview namin sa mga barangay sa community, lalo na kayo mga kapitbahay, kahit yung mga nakaraang taon, may naririnig silang sinasaktan talaga yung mga kinakasama niya. Sa pagkakaaresto kay Vince, may tuturing na case closed na ang pagpatay kay Marjorie. Airtight po yung ating case since unang-una hindi po umabot ng 24 hours. Umamin na pa amin po agad yung suspect natin. Na in detail, inilahad yung kanyang ginawa mula nung 2 days ago pa before na-commit yung crime. Kaya pa nagturo kung saan yung crime scene, kung saan niya ginawa yung pagka-chap-chap. At gumawa siya ng judicial confession with the assistance of a counsel. Galit ang namamayani sa puso ng anak ni Marjorie na si Elaine dahil sa sinapit ng kanyang ina. Ano, maghihirap siya everyday. Hindi enough yung pamatay lang siya. Ganoon, pagsisiya niya talaga yun. Ma, gagawin namin lahat para makulong siya. Hindi namin kaya makalabas yan. Tapos, mahal na mahal ka namin, ma. Kaya talagang magyari. Mga kapatid ko, please, gabayan mo sila. Kailangan nila ng tulong mo. Maliliit pa sila. Kailangan nila ng guidance galing sa'yo. May miss ka namin.